especially that in Spanish dog, albino. As far as I know, gano'n siya kalaki. Tatlo sila nung una, tatlong egg. Siya yung unang napisa, napisa yung pangalawa. Hindi nabuhay, unfortunately. Yung pangatlong itlog, hindi fertile. So, etong isa na to siguro mag-iisang buwan na siya. Okay. Busy na yung iba dito sa pag-aayos ng nest. Siguro ready na sila for another egg na iitlog nila. Ang kasabayan po nung isang pichon na yan, yung pichon dito. Okay, ibinaba ko na yung kulungan nila. So, ito na yung isa. Yung isang kasabay niya pichon. Ayan na siya. Ang agwat nila siguro mga 1 day lang. Or 2 days. Na-hatch naman siya. Same thing. Dalawang egg, yung isa hindi fertile. Di ko pa alam kung ano yung problema. Pero yun yung nangyari. Same thing lang din as the other mates. This is my tingin ko, this is my first Spanish dub na female. Hindi naman niya siya ganun, nag-stop lang siya talaga ng breeding kasi nga siguro nai-stress. Ginagamit ko for magic show kasi siya yung isa sa pinakauna. Tapos siguro ito yung sumunod, tapos the third batch yung nandun. Okay, nandun sa kabilang cage. So, ang ginagawa ngayon, pinapakain po yung pichon. Ayan, diyan niya po sila magpakain, mouth to mouth. Actually, nakapasok talaga yung bibig ng pichon doon sa siguro pot ko. Father siguro po. Ayan, para magpakain niya. Diyan niya po sila magpakain ng mga bibig. At hindi pipili yung baby hanggat hindi puno yung kanyang yung gawi dito yan. Yung gawing dibdib. So, kailangan pa kumuha. Ayun pala yung mother niya. And hindi pa po siya busog, gutom pa yan. And he need more food. So mag-alternate si mommy and daddy. Napakainin si baby. Eh, nakakatayo na po siya, guys. Nakakaalis na rin siya dyan sa nest. Kakalinis ko lang nung nest pero ngayon messy ulit. Ayan. Okay, so update ko kayo guys if ever namin mag-itlog na ulit dito sa dalawa sa aking pares. Okay, bye-bye.